So yung mga bata helmet, nandito naman tayo sa kabilang ibayo, kasama natin si ma'am. So may i-check tayo ngayon na hinihingan ng tulong ni ma'am kung matutulungan natin. So titingnan natin yung sitwasyon, pero ayan, lalakad tayo. So, sama. Ano pangalan mo, ma'am? Po, ma'am, yung Rowena Carmen. Ayan, si Ate Rowena kasama natin ngayon. Kung bata na ito, ma'am. Ayan. Ay, itong lalaki? Yeah. Ayan, lalaki? Oo. Samahan mo kami kay mama mo. YouTube channel sila. Ayan. Si kuya. Ah, yan po yung panganay. Yan po ang naghahanap. Ay, ito yung naghahanap buhay. Tapos yung mama niya, ilang taon na po? Ilang taon si mama mo? 30 pa lang. Ay, si nanay niya, ma'am, wala pong trabaho. Wala, kahit trabaho niya. Si kuya. Si kuya daw yung tatrabaho, mga kapatay. So, lalakad tayo. Mama, makapag... Ano kasi, may batang maliit. Ilang months yung kapatid mo? 4 months pa. Hindi. Ayan. 5 months. Kasama tayo kalate. Rowena. So, si Ma'am Rowena is kasama po siya sa present order ng Barangay Lambakit. Na, na-meet natin. Okay lang po. Sabi ni ate, malayo-layo. Okay lang. Para makita din natin yung itong side na to. Kasi alam mga bata helmet, ito first time natin dito. Sa kabila, nakailang beses na tayo doon. So, ito pa lang sitwasyon dito. Pero, kasama po sila sa feeding program ng barangay. Nag-ano ba kayo sa feeding program? Ha? Hindi? Hindi, ma'am. Welcome, Pio Manu. Ano po yung umpahan? Ay, dito po. Oo nga. Wala po nga sa dito. Yung talaga unang tanong. Yun yung unang tanong, mga batang helmet. May aso po pa, charot. So, ito yung area nila. Mamaya, ma'am, panonoodin ko yung YouTube. Thank you po. Wow, manukan. Anong pangalan po ni ate, yung nanay po niya? Anong pangalan ng mama mo? Ha? Lovely, ayun si Ate Lovely. Pupuntahan natin. Nagbibijoke mga bata helmet. Pabijoke nga, charot. Grabe. May nawawala. Bibintahan kong bata. Pambili ng pangalan. Oo. Nakakagawag ng puso ba? Ayan. Tingnan natin mga bata helmet kung ano yung may bibigay natin tulong. And maraming maraming salamat sa lahat ng mga kakampings natin, ha. Ay, sige lang po. Salamat po. Ay, may palumot. Grabe dito, oh. Paralisado yung asawa ko. Wala kaming anak buwan. Ayan. Ako wala akong trabaho. Ayan, no? Tatay niya tingko. Anak niya yung walang asawa. Anak po niya yung babae. Ikaw na yan pangalan asawa natin. Asawa po. Wala rin ako trabaho. Nawala nung mag-pandemic. Kaya pag kumita, bili isang kilo. Ayan, paralisado. Mag-isang taon na. Ako niya yun. Barangay, ngayon, ito yung area nila mga kabataan. Ano ba yung silablab yung inano ng barangay? Oh, bunso niya yan na anak. Bunso po niya? Opo. Ito po si tatay. Opo, ako yung pangalawang asawa. May anak kami dalawa, graduating yung isa. Yung isa naman, grade 9. Ano pangalan nyo, Nay? Aida po. Ah, si Ate Aida. O, ayan. Ito yung lugar nila. Itong lugar nyo, ano tawag sa purok na to? Pio Manukan po. Maraming manok dito. Ayan po. Ayan o, manok. Ayan, manok. Ah, ma- ay, ito. Jojo to, na manok. Yan yung manukan na inaano. O, ayan, mga kabata helmet, mga kamping, puro manukan pala dito. Yung manukan na to kami, dati, Obos Compound. Orbos Compound po? Obos. Ah, Obos. Obos dati. Kaya lang, hinalangan na dyan. May tinutulungan kasi yan si Ma'am sa Northville. Ngayon,
pa ko sa kanya. Mamaliga. Wala. Po, wala pong aso dito. Ayun po yung aso papatita. Mga ano, wala aso po yan. Ay, mga aso niya. Ay, parang isang compound kayo dito. Bali, dalawang pamilya lang to dito. Sila, mga anak niya. Anak din ng asawa ko dito nakapaligid. Ah, ito po yung nanay. Ito po, anak ng asawa ko na bunso. Lapit ka dito na vlog ko, mama. Mama, hindi para ay, makita ka rin. Ito doon, nanay. Ah, may manukan nga. Oh. Inuwan ng asawa na yun. Kasi. Ito po yung panganay nyo. Okay. Saan po kayo nakatira? Ayun, sa likod. Oh, itong mga kabat na helmet, mga kakamping. Papasok tayo dito. Sabi ko, sana may makatulong dito eh. Ayun, paralisan na mag-ibawan na ako. Wala akong trabaho. Mas labada dati na tigil yung mag-pandemic. Ayun, bahay. Ito yung bahay. Ito po yung bahay nila, ha? Wala ko kaming kuryente. Wala. Magkakapamilya sila dito. Parang, Bali, ano ito, tatlong mga anak. Ito yung bahay namin. Ito po yung bahay po ni Ate Lovely. Oh, ito mga kabata helmet yung bahay ni Ate Lovely. Ito po si Ate Lovely. Siya po yung anak nung paralisadong asawa po ni Nanay Aida. O, ayan, alam mo yung family tree. Ito yung mga anak niya. Ayan. Ito, bunso. Bunso, pinanganak. Walang tatay. Tinulungan ng barangay. Kasi panganay niyo po si kuya. Opo, siya. Yung panganay niya. Tapos ito po, ibang pamilya. Pero kamag-anak niya rin po. Anak pa rin. Anak niya. Ito, oh, ayan, mga bata helmet ito, na. Ito, katabi, anak pa rin. Ito, anak pa rin to. Bali, ano, dalawang pamilya lang to dito. Dalawang pamilyahan. So, ayan, mga kabata helmet. Kung nakita niya naman yung bahay ni Lola Rosing sa Porby, mas grabe pala tong bahay naman dito ni Ate Lovely. Tignan natin mga bata helmet. So, ayan, no, siksikan na po sila dyan. Tapos, ito, kailangan din tong maayos. So, ano po dito sa likod? Ah, basuran na po. So, basuran dun sa likod mga kabatang helmet. Tapos, dito din. Alaman? Kalingap. Opo, nag-ano ako eh. Kaya lang hindi ako baanong marunong kasi na sa likod. So, dito na rin yung kanilang palikuran. Dito na lahat mga kabatang helmet. Tapos, manukan nga daw po ito. So, ayan mga kabatang helmet. Ito, next ano natin. Kung kakayanin natin mga kabatang helmet, mga camping. Ayan yung... Kalunos-lunos na. Ano? Abilia Grande na yan. Abilia Grande na po. Ito nanay. Wala nga sa dyan? Wala. Tara, ito. Ayan po, punta tayo sa likod. Ito yung, dati bukid namin yan, kanima ng gulay. Eh, kaso nga, wala na akong panahon kay may nag-aalaga ng paralisado. Opo. Ayan, bakit na paralisado si tatay nay? Inatake. Atake. Ay, tabi-tabi po. High blood siya eh. Ano na, mag 1 year na yan. Mabuti na tulungan doon sa Lias sa, Barangay Hulga. Ah, sa Lias naman. Kaila Kapitan Oni. Oo, doon sa naksidente. Nung muntik mabangga ga tricycle. Doon sa Barangay Lias, nag-sponsor kami naman ng feeding. Buong taon. Doon yan siya na. Okay, Kap Oni. Napatake siya ng alas 4. Nakuha ko siya ng mag-alas 8 na ng gabi. So, ayan, mga anak ni ate, dito na siya nagluluto. Ito, apo na. Ito, paralisado, anak na yan. Pero nandun na sa kuya niya. Yun ang kuya niya isa. Tara, Nanay Aida. So, ito, mga kabatang helmet lang talaga yung bahay ni Ate Lovely. Tapos, wala rin daw sila kuryente. Ito rin. Ito po, wala rin kuryente. Ito, bit lang. Pero itong sa kanila ito, wala talaga. Kasi nga, wala nga pambayad. Nakikikabit dun sa taas. Isaan kukuha pag uras ng bayaran. Alam mo naman. Ay, 17 ang kilowatt. Okay lang po talaga bukod tang wala. Ito, ibang bahay pa rin po ito. Ito na yung akin. Ay, yun sa inyo. Ay, ayun na yung kaita ate, yung may tumutugtog. So, ayan mga kabatang helmet ha. Wala kasing trabaho si Ate Lovely. Tas, ayan, ilan po anak nyo? Apat, bale. Si kuya yung panganay nagtatrabaho para sa kanila. So, ayan mga kabatang helmet, mga kakamping. Malakal nga lang po sa kanina para lang nakabili po siya 1 kilo. Ilan taon na po kayo? At 30. Siya, yung 40. So, access na lang kayo, ma'am. Access na lang ng barangay para hindi ka naman kaya. So, ayan, mga kabatang helmet, mga kakamping ka. Ito pong, anong lugar to? Pio, Manukan. Ayan, Manukan, Pio. Ito po yung lugar naman po ni Ate Lovely at sinamatay ni Ate Rowena from Barangay Lambakin Peace and Order Community. Doon sa mga gusto po magpabot ng tulong, mag-comment lang po dito sa video na to.
At baka ito na po yung, basta kung kakayanin natin, kung anong tulong may papabot mga kapat na helmet, mga camping, sana matulungan din natin yung pamilya ni Ate Lovely at ni Ate Aida. Ko trabaho para sa asawa kong may sakit na paralisado, kaya may nag-aaral akong graduating. Ayan, o sa mga nag-hiring dyan, sa mga kakamping community natin na kailangan nyo po ng, kagaya ni Ate Aida, na naghahanap po ng trabaho, sana po eh, mabigyan po natin siya ng trabaho po. Salamat, Ate, ha? Ayan. Naku. Salamat po ako sa kanya. Awa ako eh. Paggabi na naman, paggabi, wala pa nga yung kamigas eh. Pinauwi ko na siya. Hindi na sabi ko, baka mamaya eh, mapagbintangan ka dyan na kung ano. Si kuya po. Oh. Saan po ba siya natambay kagabi? Doon, sa barangay. Pinauwi ko. Habit, umuwi ka. Ano po, minsan utos-utusan siya, bigyan siya 5-10 hanggang makaipon po siya ng pang 1 kilo. Yun, umuwi ko na. Kagabi po. So, ayan mga kapatang helmet. Nakamagali po. Ay, sige, okay lang po. Ayan, nahingi naman po ako sa inyo ng tulong. Para lang naman po sa mga anak ko. Ayan, umiyak na si ate. Alam niyo mga kapatang helmet, talaga naman nakakaiyak talaga kapag alam niyo naman yung sitwasyon ng mga kababayan natin. Maliliit pa sila, tsaka hindi pa po niya kayang magtrabaho. Yung asawa niyo po, wala na talaga. Muntis pa lang po. Iniwan ka na. Hanggang nga po maaari ba po kasi biglang bumalik. Ayoko na po madat na nanaan dito kami. So ayan mga kabatang helmet. Kasi wala nga si Lola. Rasing tingnan muna natin. Napa. Salamat nga po kay ate. Kay Ate Rowena po. Kasi naman, ganun talaga. Iwala rin kasi kami mong ito. Kung baga isang kahit isang kami kami. So ayan mga kabatang helmet, kasi first time din natin na meet si Ate Lovely and hindi naman natin alam talaga yung sitwasyon nila, kundi dahil kay Ate Rowena na inakay tayo dito kasi nga naawa po siya. So ate, pasensya ka na. Okay, ate. Pasensya ka na. Pasensya ka na, pero huwag mag-alala. Alam ko naman na yung ano. Bumili ka kagad ng 10 kilos. Kahit 40 lang. Ayan mga kabatang helmet. Salamat po sa kanya. Walang ano man ate, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, yan muna yung may bibigay natin kasi ngayon lang natin na-meet din si Ate Lovely. Pero talaga siguro tinadhana ni Lloyd na mapadpad tayo dito para matulungan, at meron pala talaga mas nangangailangan pa ng tulong. Kasi tingnan nyo naman mga kabatang helmet. So, ayan Ate Lovely, huwag kang mag-alala. Pag bumalik ulit ako ng Bulacan, pupunta na lang ako sa barangay natin kasi ate. Pag nagpapasalamat din po ako kay Ate Rowena. Hindi lang yun. Kay ma'am ka mo. Salamat din po sa inyo dahil napasyalan niyo po ako dito. Salamat po. Nagpagkain po ang anak. Ayan. Ako, may panggata sa si baby. O, ayan mga kabatang helmet, mga kamping sa doon sa mga gusto mong pabot ng tulong kay ate. Yung mga anak niya, yung maliliit pa. Itong si kuya lang ang nagtatrabaho, yung panganay niya. Sana matulungan po natin. And walang maliit, walang malaking tulong kasi alam natin na makakatulong talaga yan para sa kanila. Naku, kawawa talaga ate. Ayan, mga kabatang helmet, mga kampings. May bago naman tayong tutulungan. At least nakita na natin, and maraming salamat kay Ate Rowena. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin makita yung area ni Ate Lovely. Kasi talagang tinitingnan din natin kung sino yung karapat dapat talagang tulungan sa ngayon, kasi ang daming nanghihingi sa atin ng tulong, pero meron talaga mas karapat dapat, and si Ate Lovely ay isa na doon sa karapat dapat, kasi nakita nyo naman yung kalagayan niya, and iniwan na rin siya ng asawa niya. Ang nagtatrabaho sa kanya is yung panganay niyang anak. So ito yung lugar nila mga batang helmet to. Kung sino raman mag-abot dyan ng 5-10, maipon niya pang dito. Talaga tumatambay lang siya doon, ate. Oo. Nung nakaraan, ma'am, nagtatabang siya doon sa barbecuehan. Oo. Uh-uh. Sarap. Ah. Pinibigyan sa 200. Sarap. Siguro mahina. Oo. Yan. Nag-alap naman siya ng mapasukan. Opo. Yung mag-construction naman, ma'am. Oo. Ay, minor. Oo, minor. Yung nanay naman, ma'am, sabi ko nga. Oo. Hindi, yun nalang. Ikaw magtrabaho. Oo. Ito siya pambili ng gatas. Ayun pa. Ayan.
So ayan mga kabatang helmet, bumalik tayo dito sa kanto nila nanay. Medyo, ayan umuulan na. Mambo na pala. So dito yung bahay nila nanay. Ayan nga, sabi ko kasi nyo pag ganitong gabi, wala nang masyadong ilaw dito. Wala nang masyadong liwanag. So nakikiliwanag lang tayo dito. Ayan na, mikidlat na. So binalikan natin si nanay after natin magpunta dun sa Manukan. Yung kay Ate Lovely naman. So hintayin lang natin si nanay, buti na lang kasama ko si kuya. Ayan, hindi nyo nakita kasi sa dilim na siya. Ay, sa dilim. So ayan mga kabatang helmet, mga kakampings. Wait lang natin si nanay. Dilim na. Baka maya-maya. Baka na-traffic din si nanay kagaya ng biyahe natin kanina. So ayan, dyan tayo ulit papasok. Pero andito tayo sa may medyo mas malaking kalsada. So dito naman din bababa si nanay. Wait lang natin. And mega love shoutout sa barangay ng Lambakin. Maraming salamat kay Ma'am Rowena. Kasi kundi dahil sa kanya, hindi natin na-meet naman si Ate Lovely na tutulungan din natin. Maampun na. So, ayan mga kabatang helmet. 8 o'clock na po. So, talaga hindi dumating si Lola Rusing. Eh, nag-start na rin po talagang lumakas yung ulan. Lalaki na ng patak. Kaya, nag-decide na rin po kami ni Kuya na bumalik na po ng Meralco. So, siguro talaga tong araw na to eh para kay Ate Lovely na kaninang natulungan natin. So itong mga munting binili natin para kay Lola Rosie, ibibigay na lang po natin kay Kuya Driver. Nakapagkwentuhan din kami ni Kuya Driver kanina. Grabe din pala yung pinagdadaanan nila. Kaya sana talaga makatulong tong ibibigay nating mga food packs. Ayan, pasensya na talaga mga kapatang helmet, mga kapping. Pero hindi talaga dumating si Lola Rosing. Hindi natin alam kung bakit siya natagalang umuwi. Kung nasa Maynila pa rin siya ngayon o pumunta siya ng Cavite. Kasi yung apo pala niya, sabi nga ng mga tao doon kanina, sa Cavite na daw yung laging kasamang babae na apo ni Lola Rosing. Kinuha na raw po dinala na po sa Cavite. So ito palabas na po tayo. At madilim-dilim na mga kabata helmet, mga kamping. Mahirap din po kasi magpaabot ng super gabi doon sa lugar na yon. Kasi syempre, hindi naman tayo familiar din sa mga tao na kailangan din back up na rin tayo. So ayan, lalaka na ng patak. Pero ito, sinisipat ko pa rin si Lola kapag may tricycle na may Mervilla, sana masapat natin para maiabot na lang natin. Pero pag wala talaga, ibig sabihin hindi talaga para kay Lola Rosing tong araw na to. Ayun, mga kabata helmet, mga camping. Sabi ko minsan sa buhay nyo, talagang tumulong din talaga tayo sa ating kapwa. Kahit gaano pa yan kahirap. Basta nandun yung willingness natin na tumulong. Diba? Sabi ko kami sa buhay nyo, naging helmet din na mong nyo. Bye!